Morning po, already. Hi guys, good morning po. May bisita pa ako, si Sandra. Sandra. Hi Sandra. Kasi magagamot po ako ngayon, meron daw po siya nararamdaman. Eh, gusto ko mahalan ninyo, pagalingin mo po siya. Siya po ang dati kong pasyente, di ba nga? Dati ko siya pasyente, matagal akong nagagamot na. Since 14 years old ako, until now 70. Kaya lang, umuwi ako ng abroad. Nagpahinga ako sa anak ko, tapos nag-vlog ako, no? Ngayon, mag-start ulit ako ng gamot. Mag-start ulit ako. Kaya, tara guys, gamutin natin siya. Yan mo nga, masakit pa na. Ang laki ng binago mo, pero ang ganda mo na. O, diba? Ang ganda niya. Kamukha ko. Lisa, kamu kakaroon niya. Hindi ba naging barkada may nanay dyan? Tagal yan? Wala. Alam mo kasi, mag-vlog kami mamaya. Siyempre, kailangan di ba maganda, no? Siyempre, anong different? Oo, di ba? Saan ka ngayon muwi? Sa likod po yung presinto. Sa likod ng presinto? Ngayon, ayaw pa rin mag-asawa ng tama? Hindi na po. Ano na lang? Anong kinabubuhay mo? Nakikain po sa kanila. Kaya bubuhay po sa pagkakain. Sa asawa mo? Hindi po sa mama mo. Tapos yung mga anak mo? Ang anak ko po nga yun, nasa conception. O bakit nasa conception? Diba doon ka sa taas ng ano? O, doon po kami kumakain. Saan? Pati yung mga bata? Hindi po. Kasi lang po yung anak mo kasama. Buti na, isipan mo naman akong puntahan. Ano kasi, paikot-ikot na po kanina po, pero wala po akong makausap ng maayos. Pero si Mami Tess ang hinahanap mo? Hindi po, kasi alam ko po na si Mami wala dito. Sabi niya at Abel. Tapos? Tapos na? Huwag kang satirin ka sa akin. Ha? Nagugulang po ako. Nagugulang ka? Pero hindi bali, andito ako, magagaling ka. Ang nimiss ko rin yung mama mo. Siguro mama mo nagbili sa akin na punta ka rito. Dito ka nila na. Diba? Paikot-ikot ka kanina pa? Sino hinahanap mo? Wala ka hinahanap. Gusto mo lang ikot. Hindi po, justice. Oh? Kay mama mo. Ito nangyari yun sa Saudi eh. Amen po. Oh. September 19, 2011. Dapat hihingi ka ng tulong. Ano pa yun sa POEA yata yun? Pero ni-research ko na po, deleted na po lahat ng history about mo. Talaga? Hindi bale, kay mahal na ninyo na lang, si mahal na ninyo na lang anak. Para hindi masira ang ulo mo. Dahil siyempre iniisip mo. Tapos na po yung 10 years of depression po. Bahala na mahal na ninyo na anak. Wala namang posible. Walang posible, siya na lang ang bahala na. Mahal na ninyo, isolve niyo yung problema. Anong pangalan ng nanay mo? Chiki po. Oo, kaya yung tulad mo, mahal na ninyo na magkaroon ng katarungan yung pangyayari sa kanyang buhay. Kasi itong anak, nagsasuffer, nag-iisip. Kasi gusto rin niya masolve yung problema. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ibigay na lang namin sa kanya. Ibigay na lang natin sa kanya para hindi na masisira ulit sa pag-iisip. Di ba? Kasi wala ka namang ano, kawawa ka naman. Isip pa na isip. What? Isip ka na isip. Tatlo po yung anak ko. Kanina sabi mo, isa. Isang babae lang po yung kasama ko. Diyan. Ano yung iba? Si Rian po, nasa lola niya. At si Rian po, nasa Manila. Buti naman. Pero po, nag-isa ka lang sa bahay niya. Hindi ako tumutuloy. Ano ba tinapos mo? Nakatapos niyo pag-aaral? Psychology po. Psychology. Ay, ganda! O, di ba? Ang anak ko po, sana philosophy. Ay, ganda. Dapat gano'n pagpatuloy lang ninyo. Kasi alam mo kung bakit maganda sa tao may pinag-aralan. Pero na nag-aaral po ako, doon ako naibang kasi sobrang hirap pala. Nang? Magsunod ng kilay. Oo. Lalo na po yung kaway ko, pinggap. Ang ganda ka naman, anak eh.
Nagaganda na ako sa'yo. O, diba? Pero wala po kang nanay. Kahit wala kang nanay, kasi talagang ganun, ang nanay natin talagang diba, pinumana. Diba kung may anak kayo, oo, diba patay na yung anak ko lalaki? Na-aksidente siya sa motorsiklo. Opo, kasama si Kuya. Yun dun. Kilala mo yun. Basta dalawa po sila. Oo, dalawa, diba? Ngayon, isang anak ko na lang ang natikira. Yung babae. Eh, ala naman ako magagawa. Eh, talaga siguro hindi para sa akin. Tinanggap ko naman. Ay, kinuha na rin po? Ang unti lang kinuha, yung anak kong lalaki, yung Michael ko. Mm. Yung anak kong babae, siyang nasa Australia, yun ang pinupuntahan ko. Australia po? Oo, nandun siya. Kasi meron din po ang kaibigan doon, si Tony Sining. Oo. Doon, nandun siya. Sa Japan naman po, si Reo Kimura. Oo, ang galing nga. Andun naman, di ba? Eh, pero nandito po siya sa Pilipinas. Ngayon, hindi kayo nakikita. Okay ka naman anak, wala ka namang dahil sa paa nga, titignan ko nga yung paa mo. Aka na nga yung tal, ano mo anak, taas mo nga. Oh, ito anak, masakit, ha? Hanggang tingnan mo ako dinusubutok, maaabot sa tulo, hanggang ano. Ha? Wala? Wala kang nararamdaman? Wala? 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 Masyado ka kasi anak nag-iisip eh. Huwag ka nag-iisip, nag-iisip. Hindi yung anak ko. Kasi sobrang kulit yun si Aristotle daw siya. Kaya daw siya pinuksa. Huwag ka nga nakaisip na isip. Baka masira ulo mo sa pag-iisip mo. Kaya kasama ko masyado siya. Ikot na ikot. Kasi alam mo anak, masyado kang palaisip. Talagang wala kang swerte sa pag-asawa mo. Wala anak. Basta intindihin mo na lang anak yung mga anak mo. Tsaka yung mama mo, kakausapin mo, sabihin mo sa mama mo na tulungan ka na lang niya. Kasi alam mo... Oo, kasi unti-unti, pinapakilala niya sa akin yung mutik sa kanina. Nasa abroad naman, anak, di ba nangyari yun? Inumay na po siya dito, pero may nangailang daw ko lang ano, yung lalagyan niya. Pero huwag kang maniwala na. Kasi na, yung lata daw po, saan gamit yung pipi? Hindi totoo yun, huwag kang maniniwala. Diyan daw, kasi sa tayo. Huwag kang maniniwala, anak. Hindi totoo yun. Masisira ang ulo mo, anak, pagka ganun. Talagang oras na siguro niya. Biro mo, nagpunta pa sa abroad, samantalang narito siya, ba't umayos siya? Pero nangyos lang po siya din. Ha? Siyang naman na po siya. Oo. Nakasiyan na. Nakalig po kami kung bakit na yun yan, say nangyos, mamayos na. Kasi parang pagbubuntis din. Bakit nagbuntis ba siya, bago siya amali? Hindi po namin lang. Kasi kung magbubuntis anak yun na hindi siya pepayagan. Kaya nga po, kaya ang feeling namin dito na yun, parang naiigilalik po siya. Pero saan palita ko noon anak, noong nangyari eh? Sabi kasi ni Mami Tess na paano yung pare. Kaya ako may sabi, dahil nabasa ko sa police report. Kadang mabinti na isang bago dish. At pinano siya ng fire extinguisher. Kasi sa police report. Ayun yung po sa report. Pero sabi ng Mami Tess, kumalang siya sa daan na palapas. Totoo yun? Bakit dumano anak, sabog ang katawan nun? Sa swimming pool. So, sabog ang ano nun, anak, kasi alam mo naman. Pero anak, nung nakita niyo, hindi nila rating bangkay niya, diretso naman, ayos naman. Hindi sabog ang mukha niya. Tapos yung niya matama. Baka pinalo lang siya, kaya yung tablang simento. Tapos yung nakapasin po siya. Oo. Baka yung tablang anak yung pinalo sa ulo, kaya ininungo sa ano, simento. Sabi nga daw po, kasi may CCTV footage daw. Nakita? Hindi ko nakita. O, hindi naman pala yan natin. Kasi siya naman ang nakakalim ng lahat na niya kung ano nangyari. Dapat ang mahalan ninyo, bigyan mo ng katalo nga yung pagkamatay ng magulang ito. Kasi nagpapatay hindi. Kawawa naman yung magulang. Yung anak kaya yun. Napeterin siya yung anak. Yung nasa ito yung libro. Yung nasa ito. Yung nasa ito. Yung nasa ito. Yung nasa ito. Kasi dati po yung pusing ito mga tapos yung sandang ako ng makakasin. Ang ulit? Sandang. Convenience.
Saan mo? Sa Abacada po. Ah, doon, di ba? Saan binurol nanay mo? Saan binurol? Ang tumating din sa Pilipinas? Aloma. Aloma. Aloma ni Libing. Sa inyong binurol sa bahay nyo? Kasi ano ko na matatapos na pag-aaral niya tayo. Sabi ko, bakit ganitang po sa kong gano'n? Mahalan ninyo, bigyan mo ng katarungan niya pagkamatay ng magulang nito. Kawawa naman, iisip ng anak. Ano na po pinapapili kung hirap ko sa'yo. Kaya nga eh. Kayo ang nakakalaman lahat, bigyan na ninyo na ako. Kaya nga po siya po kasi. Ha? Iglesia ka? Hindi ka na maiglesia dati ha? Hindi ka na pumasok na iglesia? Pumasok ka ba na iglesia? Dati hindi naman ha? Dahil ang mga kasi alam ako ang kanyang usapin. Pero sarado na yung kulinarya mo dyan. Hindi, yun pa rin. Ang pagsarado ng kulinarya, hindi ito. Kaya ano ang pangalan ito? Kajuwang. Same. Ano yung San Martin ba yan? San Martin. Oh, yung sa kabila naman, Tawuna. Saan siya binuro dito? Kay Tawuna? Sa Tinyo po. Sa may Tinyo na. Sa tapat po na bahay ko. Sa Rosalina ka po sa bahay. Nako. Oh, okay, naisip mo na naman. Paiba-iba isip mo, no? Ako ba yung buta, pero iba-iba yung language kasi minsan sila ako, kasi. Oo, ganun. Kasi nga ito sabi sa mga bata ko na sa baby. Pero we're still alive. Pero anak, ano niya yung labanan mo yan? Kasi hindi nilalaban niya, masisira ulo mo. Basta himan sa Panginoon Diyos na maging ma-okay ka. Mawalan ka ng karamdaman, makayanan mo ang lahat. Alak-alak-alak sa mga anak mo. Pero, oo. Huwag mo magsisinungaling. Oo. Tama. Kasi masisira ako. Tama. Diba? Oo. Yung bata ito, ginagawa ko ito. Yung ganda-ganda yan. Nagalala ng mga rin na ito sa akin. Hindi ko alam. Basta mo, lagi ka ginadala ng mama mo sa akin. Pagkano, gusto niya ito walaan dito. Pag dadaan daw siya, naalala niya ako. Gusto niya pumasok dito, sabi niya. Pwede niya sa akin yun noon. Tapos yung minsan, nang biglang nalabulat ako na, namatay, nag-abroad, umuwi, ano ba yan? Nagpunta lang siya roon ha, kasi nga nagloko doon yung father mo. Ano mo gusto niya sa mama? Oo, mabay siya. Kasi yung patulubo namin, babae niya. Pero okay mo din na. Minsan na ako, nagpapaalam mo si papa. Yung may asawa ko, ngayon hindi siya kabupunta. Oo, di ba? Ang bayit. Ate Marilyn ko. Kasi hindi siya nagmukhang ng galit sa puso niya. Sobra. Kaya nakita na siya. Kaya nga sobra din na rin ako ko silamat kasi ganda niya ako. Oo, mabalik na rin talaga. Kaya gusto ko yung galing ng mama niya. Na, tanto ko lang ako dati ng elementary ko, sabi niya, pag sinaktan ka, huwag ka nalaban, ikaw mag-sorry ha. Kasi yung pala, hindi ko kaya pumaman ko para sa kasi hindi nababalik yung damiri ko sa dati. Kasi nang lumayas ko ako, pinalakad mo na ako, bago ko. Nung sabado na yun, bago siya mabalas. Pero hindi ko siya makita sa mga kinarap dati, hindi mo maniwala. Nagpaalam ba sa inyo? Hinatid ba ninyo? Si Papa daw po yung naghatid. Oh, siguro totoo yun. Pero may ginagawento na bago ako gusto. Ay, makita niya sa makin na reklamo sa mama. Kaya nasabi niya, LRT at hinatid sa agency. Sa agency lang niya hinatid? Pero anong sabi nung hinatid yung hinatid dito yung bangka? Hindi ko nalibola. Basta isang buwan po siya nawawala. Ayun po yung totoo na nakauwi na siya ng isang buwan at inuubos ng pati ng pangkat ng pera niya. Inuubos? Oo.
Hindi, bago po kasi siya umuwi, tumawag na siya sa akin sa plane. Sabi niya sa akin, antay kita sa airport, titignan ko sa siya ng Monday, mga converging ka pa, ha? Ayos, mamuli! Tapos, hindi mo lang gano'y. Pero dumating na September 18, na may nag-escape ako ng boyfriend. Buti na alam mo. Nagkawasan. May dumating na taga-agency. Pero sabi, confidential, may asa pa ako sa tapos nag-bailo kasi na siya sa akin. Confidential? Saan kaya nangyari yun? Dito lang, umano ka na? Ibig sabihin, dito nangyari yun? At nag-convert na yun siya sa house. Pero nandito lang pala. Pero napalita ko nung galing nga daw ang bulod yun eh. Pero ano naman yun eh? Ah, connecting my police report kasi go with the bulod. Ngayon po kasi hindi mo na masasearch yung ngayon sa YouTube. Yung DH na namatay. Oo. September 9, 2009. Pero maraming pagsabog na naganap mo. Pag nag-uusap kami sa personal nito, malalaman ko kung ano nangyari sa nanay mo. Pero ako, alamin ko. Pero hindi ko buhawak yung utak ng nanay ko. Oo, siyempre. Pero minsan, pinasusulot-sulot niya sa akin. Eh, kumbaga, parang dumadaan siya para ipaalam sa iyo. Hindi niya po ko ililigyan. Hindi ko siya ang pagkakaalam ko nga, anak. Ang pagkakaalam ko. Kasi may nakapunin po rin sa support eh. Feeling ko, kailangan sila sa akin. Si Jessie Serrano. Ewan ko sabi, tatay daw ng babae. Tapos si Ate Abel, hindi ko maintindihan kung kailangan siya. Pero hindi siya ako. Dati hindi naman ka-Iglesy. Hindi po, kaya po pinaniwalaan ni Mama yung mga santo. Kasi feeling niya, doon ako babaling. Kaya dinadali niya papasang sa rin. Kasi sabi niya. Pero mali, pag sa Iglesy kasi dapat hindi ko mananiwala. Yun ang paniniwala nila. Opo, pero dahil sumunod siya sa paniniwala ng iba rin ang sklavo. Pero wala siya kung sa klavo. Kasi mo na kahit mong pamatay mo ito, pamatay ko na kasi. Sa akin. Kaya hindi natutuloy ang sumpa kasi ngayon, pwede na maging mag-asawang magsaw sila siya at pangalay sa pangalaman. Oh, pwede, pero huwag lang magkapatid. Kaya nga using mo nila, ganun yung cycle eh, na yung bunso at yung pangalay. Hindi ko na yung nanay. Si Boy po kasi hindi ko rin siya makita. Sino ang Boy? Cyrus Scofield po. Kapatid ko. Oh, saan napunta yun? Kasi isang buwan nakalipas sabi nila dumating ko si Lolo na magkakaliit. Pero nagtataka ako, hindi nila sa akin sinabi. At nung isang araw, yung mga kapatid ko pinabundak ako. Kailan yung graduation eh. Pero wala na silang tatlo. Nanakawan, nanawagan, hindi ko alam. Pero yung mga cellphone nila wala na sa kanila kasi hindi na sila nag-post at hindi na nag-chat kasi nakulak na. Private lock na lang lahat ng account nila. Ano ba yan? Hindi ba dati marami kang kaibigan dyan? Marami naman po yung bago pala. Pero ang pinagtatako ko, bakit yung kapatid? Hindi pa kayo nakikita magkapatid? Magkagalit po kasi kami. Sinisiraan niya ako pero siguro nga na-blockmail namin pero sana safe siya o nasa. Alam mo, oh, safe naman eh. Pagka kahit magkagalit na magkapatid, dating naman ang araw magkakabatiyan eh. Hindi pero naman talaga magkakagalit eh. Eh, depende siguro. Hindi kanya nakikita kung saan ka nakatira. Alam ba kung saan ka nakatira? Bawal po ako kumunta sa kanila. Bakit? Kasi magagalit yung jowa na si Maki.
Kapatid ka niya? Isaya. Ako, ba't ganun? Kung alam ka ng nanay mo yan, sa bagay alam ng nanay mo yan, dumuluha siya dahil kahit nasa kabilang buhay yan, kasama pa rin siya sa'yo, mas pinasamahan ka niya eh. Kahit saan ka magpunta, hindi kanya pinababayaan. Sino po bumaki siya sa akin? Ikaw ang nagtataka, ikaw nga nakikipagkwentuhan sa akin. Sino bang maki nga naman yung sinasabi mo sa akin? Si Maki po, yung jawa na kapalit ko. Oh. Palayo niya, Maki. Oo. Oh. Eh, mali niyo, hindi na tayo makinayin. Ha? Sabi. Hindi nga, nag-uusap nga tayong dalawa kung pinakikinggan ko. Mm-hmm. Ano ka ba? Kasi sabi ko, ano siya? Mali po, may kakilala kayo. Ulo? Ano si Jan Jan? Ayun, kumari siya. Saan? Sa taas. Okay. Kumana ninyo, kamuti mo siya, kawawa naman siya. Kasi mabait naman nanay nito, pasundo kong magulang nito eh. Di ba nanay mo nagdala sa akin, hindi nagdala sa'yo dito, no? Hmm. Pero yung magpaksan. Diyan na rin yun. Pangalan ko ng asawa. Pero hindi kasi. Kasi immortal si nanay na ang buwan niyo. Kasi hindi ko siya mahal. Pero, nasa bahay nila, parin ako nagtatulog. Kasi yung bahay namin, may mga kwagong maktal. Mga maktal. Mga? Maktal. Mga maktal tsaka kwagong nakatira sa bahay daw po nila, guys. Yes. Mm. Hindi ko kayo kadugo. Never in my whole life. Kumain ka na ba? Pagka ano nang pakain na ka, matulog ka lang. Sana si Jan Jan ang pakain na parang hindi siya nasisipin. Saan ba nang patira si Jan Jan? Sa Jesus. Sa Jesus. Alam mo wala pala kung saan nakatira yung mga yun. Bakit yung panilay tira? At dun banda, sa eskwela nun, bagong bala ng mental school, may ilaw-ilaw, patay sa mga, di ba? Oo. Malamang may sumama ko nila. Naku, hindi naman papayag ang mama mo sa ganun. Pero that time wala na lang. Kasi 2011 mo. Tama. The information, tama. Pero naalala niyo po yun, di ba? Oo naman. Kasi yung lola ko, si Ate, nasa Katalungan siya ngayon. Mm-hmm. Nakaalala niya po yun. Oo. Dahil 92 na siya. Ako 70. Si lola ko naman ako, 84. Mario Texon. Nagpapagamot ka ba? Kahit kanina wala? Ang may ininom ka ba mga gamot? Nakakatulog yun, nakakatulog ka ba ng ayos? Yes po. Yun naman pala eh. Ano ko naman ang asawa ko, 7 buwan. Kailan pa ako natulog, pero ngayon, nandiyan din siya. Nakakatulog na ako. Ganun ka? Pero, lagi siyang paikot-ikot, umahanap ng bato. Pagkasabihan mo, sabi mo bawal yun. Bakit naman po? Eh, parang tumaas yung bahay namin. Kaya kailangan nila maraming bato. Anong bato? Shabu? Hindi po. Ah. Di ba mapanambak po? Ah, tama. Wala ko shabu. Ah, kasi yung bato, pwede rin sa Japanese. Nakara. Ilan taong ka na ngayon? 27. At 27 daw po edad niya. Pero, nagtatabi ko po.
na siya pagbago kasi grabe sa sakali niya. Hindi naman. Sila na mami. Mahal na mami na. Kasi anak sa pasambay. Pero pasambay. Ang ako ko si mami. Tapos kaya ano namit na nga siya? Ang pasambay, buhay ko siya. Eh, pasang buhay pa yun. Pakalas ka lahat. Eh, mas maganda yung nanay mo na lahat. Nasa heaven na. Si ama po. Hindi siya nasa heaven. Kasi, galit pa rin siya. Kasi hindi pa nabuho ko mga mundo eh. Oo nga. Kasi galit yun. Pag nagbuho ko mga mundo, wala na tayo. Kasi mamimili na nga sa atin eh kung sino karapat dapat ipanig sa taas eh. Ibig sabihin, ang magulang mo, nagbabantay lang sa ating mga anak. Tayong mga anak, alam na po kami ni Angelica, pasyente ko. Maraming salamat. Bye. Thank you for watching.